Hi! Mali kayong pagbabalik sa aking YouTube channel. It's me, Jabi. At kung hindi ko nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo ng subscribe button ng aking YouTube channel at ang notification bell ng aking YouTube channel para mas ma-update ka sa mga bagong videos ng aking YouTube channel. So, for today's vlog naman, guys, pag-uusapan naman natin ang mga kamalian ng mga small YouTuber ngayong 2024. So, kung ikaw ay nagbabalak maging YouTuber, maging content creator ngayong taon, 2024-2025, pues, kailangan mo panuorin ang mga ito. Number 1, unang pagkakamali ng mga small YouTuber, tinatamad ng gumawa ng short videos. Meron ng shorts ang YouTube, like TikTok, like Facebook Reels, Instagram Reels. Kailangan na rin natin i-activate ang shorts ni YouTube. Kasi mas nakakakuha tayo ng engagement dito. Nakakakuha tayo ng followers, nakakakuha tayo ng subscriber, at nakakakuha tayo ng viewers. Minsan nagre-react sila. So, pag may nagre-react, may engagement. So, number 2. Nakakalimutan ng mga small YouTuber ang call to action. Ano yung call to action na naman? So, call to action is like, don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Mga ganon. Or, don't forget to like and comment down sa baba para mas ma-update kayo. Mga ganon. So, kailangan natin tong call to action na to para sa engagement ng ating channel. Number 3, mag-delete ng public videos. Huwag na huwag nyong gagawin ang mag-delete ng public videos. Kasi yung watch hour ng videong iyon ay kasama na sa watch hour ng ating YouTube channel. Pag binura mo ang public videos mo, mawawala ang watch hour, engagement, likes, and comments. Number 4, naniniwala ka sa overnight success ng iyong channel. 2024 na, walang ganun, mga te. Sinasabi ko sa inyo kasi ako, until now, hindi pa rin ako successful, ha. I'm just sharing this. Baka mas may magandang content para sa inyo na hindi para sa akin. So, at least nag-share ako nito. Kaya itong success na to, pinagtatrabahuhan. Number 5, sinusunod lahat ng advices ng mga YouTuber. So, nakadepende sa iyo ang success ng iyong channel. Makinig ka man o hindi sa mga advices ng mga sikat na vlogger. Eh, nasa sa'yo na rin yun kung susundin mo. Pwedeng sundin yung ganito, pwede mong sundin sa ganito, sa ganitong paraan. Pero, ikaw pa rin ang gagawa ng content mo para sa iyong channel. Number 6, overhyping monetization. Mahirap kunin si monetization ng YouTube. Kailangan mo makakuha ng $100 bago ka sumweldo. Kung nag-trending ka, pwedeng more than $100 ang pwede mo makuha. Saka ang monetization dahil maraming requirements. Kailangan mo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So paano ka makakakuha ng monetization agad-agad? Pag nakuha mo yung requirements ng YouTube, hindi ka naman agad-agad magmo-monetize. Kailangan mo pang gumawa ng engagement, kailangan mo kumuha ng views, kailangan mo kumuha ng palipad, kailangan mo kumuha ng gifts para magkaroon ka ng pera sa YouTube. Hindi basta-basta ang YouTube. Pinaghihirapan yan sa content. Number 7, nakakalimutan nating kumalma. Lahat ng vlogs ko, actually, hindi ako kalma. As in, I'm going to spit what I want to spit. Ganon. And wala na sa script yung mga sinasabi kong ibang video ko. So, if you're going to make your own video, gumawa ka muna ng script, gumawa ka ng mga sasabihin mo para kalmado tayo habang nag-shoot ng video. Kasi pag hindi tayo kalma, magbabakel tayo, like yung mga nangyayari sa mga videos ko. Marami akong bakel, pero hindi ko na ini-edit yun kasi yun nga talaga ako. So, minsan, sa sobrang excited natin, nakakalimutan natin yung sasabihin natin. And it's always happened to me, hindi lang ako, maraming tao, nakadepende lang yan sa editing. Matuto tayong kumalma habang nagsasalita tayo sa harap ng camera. Number 8, wala kang masyadong tiwala sa sarili mo. Matagal ka nang nagblablog, halimbawa, nag-start ka ng 2020, hanggang ngayon wala ka pa rin pumapatok na videos. Okay lang yan. Baka hindi natin panahon ngayong dekada, 10 taon. So ako,
Inaamin ko sa sarili ko, wala akong trending videos, pero gumagawa pa rin ako ng vlogs kasi kahit paano, nag-enjoy ako sa editing ko, nag-enjoy ako sa sarili ko, and kumikita pa rin naman ako kahit paano. Habang tumatagal, dumadami rin yung dollars ko. So, ito yung mga ano, itinatanim kong tiwala sa sarili ko. One day, kikita rin ako ng 200 dolyares. Hindi ko na hinahangad yung views. 200 dolyares lang ang hinahangad ko. Number 9. Nakakalimutan natin mag-edit. As a starting YouTuber, lalo na pag wala kang background sa editing, talagang nakakatamad. Minsan nga, yung ibang kakilala ko, hindi na talaga nag-edit ng videos. Yung iba ding mga sikat ng artista, ay sikat ng YouTuber, hindi na rin masyadong nag-edit, nilalagyan na lang ng sound effects. Kahit wali-wali na yung mga pinagsasabi nila, just go on basta may sound effects. And sikat na sila, may pangalan na sila, ina-upload na lang din nila. So, as starting YouTuber, learn a basic editing. Yun lang masasabi ko. Basic editing lang. Laban lang tayo ng laban sa YouTube. Kasi one day, hindi man tayo sumikat, at least kumikita tayo ng 10,000 piso. So, yun lamang po ang masasabi ko. Maraming salamat sa panood ng video ito. At sana mayroon ka natutunan sa mga shinare kong videos, sa mga shinare kong tips. And sana, yes, gawin mo na YouTube mo ngayon. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. So maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Ako po ulit si Jabby. Maraming salamat. Bye!